Isa sa mga kinatatakutan nating lahat ay ang kamatayan, lalo na kapag hindi pa tayo handa na lisanin ang mundo. Maliban dito, bawat isa sa atin ay may mga kinatatakutang bagay o sitwasyon na ang iba ay kakaiba sa paningin ng karamihan. Ang takot na ito sa isang bagay o sitwasyon ay minsan hindi kusang nagiging sanhi ng pinsala sa ating sarili. Ito ay ang tinatawag na phobia. Ang salitang ito ay nagmula sa salitang Greek na ang ibig sabihin ay takot o nanginginig sa takot. Ang mga taong may phobia ay aktibong iniiwasan ang mga bagay o sitwasyon o tinitiis ito sa loob ng matinding takot o pagkabalisa. Sa madaling salita, ang phobia ay isang uri ng anxiety disorder o pagkabalisa. Sa videong ito ay ating tutuklasin ang mga 10 pinakakaibang mga phobias na magtataka ka na lang kung bakit may mga taong natatakot sa mga ganitong bagay at sitwasyon. Tara, tuklasin natin ang mga kaibang phobias na ito. Number 1. Optophobia. Kung sakaling may gantimpalang ibibigay para sa pinaka-inconvenient na phobia, malamang ito ay mapupunta sa optophobia, ang takot na buksan ang mga mata. Bagaman ang pagbubukas ng ating mga mata ay isang bagay na karaniwan na nating ginagawa, para sa mga optophobics, ang simple at pang-araw-araw na kilos na ito ay maaaring isang bangungo. Sa kabutihang palad, kung pinanonood mo ang videong ito, malamang na hindi ka naghirap sa kondisyong ito. Number 2. Antophobia. Ang mga taong nakakaranas ng ganitong takot ay alam na ang bulaklak ay hindi nagbibigay ng anumang banta o panganib sa kanila. Ngunit sa ilang kadahilanan, napupunta sila sa isang estado ng pagkabalisa kapag nakakita lang sila ng mga bulaklak. Ang karamihan sa mga kalalakihan sa buong mundo ay malamang na hinihiling na ang lahat ng mga kababaihan ay magkaroon ng phobia na ito. At nang ito ay makatipid ng isang tambak na pera na maaaring gastusin sa mas magagandang bagay maliban sa bulaklak. Number 3. Geliophobia. Maraming pag-aaral ang nagsasabing, laughter is the best medicine. Ito ay nagtutulong sa pakikipagkapwa-tao sa lipunan, pagbutihin ang pag-iisip at alagaan ang puso. Gayunpaman, para sa mga naghihirap sa geliophobia, ang pagtawa o pagiging malapit sa mga tumatawa ay maaring maging sanhi ng labis na takot at pagkabalisa. Ang mga minumungkahing dahilan para sa geliophobia ay ang pagkabalisa tungkol sa pagtawa sa mga hindi angkop na sitwasyon at ang pagtawanan ng iba. Number 4. Heliophobia. Isang bihira ngunit hindi mapalad na kondisyon, ang heliophobia ay tumutukoy sa sikat ng araw. Ang nasisikatan ng araw ay hindi lamang nag-uudyok sa matinding pakiramdam ng pagkabalisa at panik sa mga nagdurusa. Maari rin makaranas ng takot sa mga maliliwanag na ilaw. Kadalasan, ang takot o kondisyon ay nag-uugnay sa isang pagkabalisa tungkol sa pinaghihinalaang mga panganib ng araw. Gayunpaman, maliban kung ikaw ay isang bampira, ang pag-iwas sa araw ay malamang isang kahangalan at maaari din itong mapanganib sa iyong kabutihan. Dahil ang sikat ng araw ay mabuti sa pagkontrol ng kondisyon at pagprotekta sa kalusugan ng buto. Number 5. Ablutophobia. Bagaman maraming mga bata ang umaayaw sa paghugas o pagliligo, ang kondisyong ito ay hindi karaniwan sa mga matatanda. Gayunpaman, bihira sa ilan ang mag-isip na ang paghakbang patungo sa ilalim ng shower ay isang literal na nakakasindak. Ang magandang balita para sa mga ablutophobics ay ang paminsang-minsang pagliban ng pagliligo ay nakakatulong upang ang natural na mga langis at mabuting bakterya na pinoprotektahan ang iyong balat at minsan ito ay nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit. Subalit, ang habit na regular na hindi pagliligo ay nagdudulot ng hindi mabuti sa iyong kalusugan at social life. Number 6. Decidophobia. Huwag mag-alala.
Mas seryoso ito kaysa sa pagpasya kung ano ang panonoodin sa Netflix. Ginagawa ng decidophobia na mahirap o halos imposible para sa mga nagdurusa nito ang pagpasya sa anumang bagay mula sa kung ano ang makakain hanggang sa dapat ba silang magpakasal. Ang may mga phobia nito ay hindi sapat na nagtitiwala sa kanilang sarili upang gumawa ng mga desisyon at maaring umaasa sa ibang tao o sa ibang bagay para sila ay matulungang gumawa ng isang desisyon. Number 7. Arithmophobia. Maraming mga tao ang natatakot sa klase sa math subject. Ngunit ang taong may arithmophobia ay literal at tunay na may takot sa mga numero. Ang mga taong may phobia na ito ay karaniwang nakakaranas ng pagkabalisa na nag-uugnay sa paggawa ng matematika o pagharap sa mga numero kumpara sa takot na makita talaga ang mga simbolo ng numero. Ang takot sa mga numero ay tinatawag din minsan bilang numerophobia. Ang arithmophobia ay maaring makapinsala sa buhay ng isang tao dahil mahirap gawin ang maraming mga gawain o trabaho nang hindi nakikipag-ugnay sa mga numero. Number 8. Plutophobia. Ito ay isa sa mga hindi pangkaraniwang phobia ang magkaroon ng takot o pangamba kapag nakakakita ng pera, ang pagkakataon na yumaman at makakita o makasalamuha ng isang taong mayaman. Mas pipiliin ng mga taong may phobia na ito na maging isang mahirap kaysa sa tuklasin ang mga tips kung paano magnegosyo at magkaroon ng maraming pera. Number 9. Caligenophobia. Kilala rin bilang venustrophobia, ang takot sa mga magagandang kababaihan ay higit pa sa kaba o pagkaramdam ng takot sa paligid ng isang taong maganda. Ang mga taong may phobia na ito ay maaring makaramdam ng sakit sa dibdib, pamamanhid sa mga paa at kamay o pwedeng himatayin kapag nasa paligid ng isang babae na itinuturi nilang kaakit-akit. Number 10. Genophobia. Ito na ang maaaring pinakakaiba sa lahat. Mahirap isipin ang sinuman na hindi ninanais na makaranas ng pagtatalik. Marahil ito ay nasa pinakaitaas na karanasan ng tao, ang isang kaganapan na maaaring magpapalitaw ng mga imahe ng langit at paraiso. Gayunpaman, sila ay mga tao pa rin na talagang takot sa pakikipag-ugnay sa mainit at sekswal na relasyon, mas lalo na sa pakikipagtalik. Karamihan, kung hindi man lahat na nagturusa sa ganitong phobia, sila ay nakakaranas ng isang traumatic na kaganapan sa kanilang buhay na nag-iwan sa kanila ng mga piklat. Mga biktima ng pangmolestya ang pinakakaraniwan sa mga nagdurusa nito. Naiilink nila ang sexual na relasyon sa negatibong damdamin. Para sa mga taong ito, ang tanging paraan lamang na matakasan ang naturang phobia ay ang pagbuo ng tiwala at pananampalataya sa mga tao. Ikaw, ano ang bagay o sitwasyong kinatatakutan mo? Maaari lamang mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para ma-notify ka sa susunod ko pang video. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli.